So what's up mga kumag, I'm back ang inyong online judge lang, iba kundi judge nyo. Okay guys, pangalawang request video nating review for this night. Natapos na natin kanina yung Mandabi vs. Serdeo, which is uploaded na yon kagabi. So pwede nyo i-check yung promo battle na yun sa Sunugan sa Kumu. For entertainment battle, lap trip. So kung gusto nyo ng katatawanan na battle, panoorin nyo yun. For sure tatawa kayo doon. Okay, next another request, and syempre big shoutout kay Shine na Camille Cabangon. So another request na naman for boss Madam Shine na Camille. So nakakarami na to si Madam Shine na sa pagre-request natin. So suki na yan, kaya hindi natin pwedeng palampasin yung mga request nyo, no? Kasi alam ko marami na kayong request sa battle sa channel natin, kaya hindi ko kayo bibiguin, no? So lahat ng mga request nyo nakapila yon. Kung matatagalan man pasensya na, pero lahat yan marireview. Yun yung pinapangako ko sa inyo. So ito, big shoutout ulit kay Shina Camille Cabangon sa pag-request ng Blacksmith versus Michael Joe sa 052 rap battles. So wag na natin patagalin to, reviewin na natin to, let's go. Sa lahat ng bumiyahe, hindi ko na patatagalin. Yung kakay Blacksmith! Yeah! Pag-ingay para kay Michael Joe! Saka shoutout sa... Nanalo ng Jack and Poy, pinili niya mauna si Blacksmith. Basta na ng mic. Mic ready. Yo! Makinig lahat! Huling battle na ng gabi! Respetuhin natin sila, patapusin, makinig, react accordingly. Kaya round 1 para kay Blacksmith. Okay, let's go. Yo! Check! Game? Yeah! Check! Handa ka na bang himayin? Wow! Ads agad, puta, malupit. Hindi pa nga tayo nag-uumpisa. Nakalimutan ko i-forward dito sa pinaka-start ng battle. Pasensya na. Kaya, ayun. Ads agad, grabe. Matindi ang 052. let's go. MJ, ako hindi ako naganda sa laban natin. Pero hindi ibig sabihin nun ikaw ay pagpapalain. Kasi ba't ako maghahanda sa laban eh, hindi naman ako magpapakain. Ako si Blacksmith! Okay. Pero tinawag nila... Ayos yun. Ba't ako maghahanda eh, hindi naman ako magpapakain. Solid yun. Solid na linya yun. Para kay Blacksmith. Wala akong back out king. May gusto akong patunayan. Ayoko sa tunog lang magaling. Kaya naman ako'y nagmadaling. Nagdasal ng nagdasal para lang sa iyong pagdating. Dahil hindi ako si Duterte. Pero yung mga mapagbalat kayo. Pag ako na ang kalaban, nagiging Trillanes. Takot na magdalo. Kaya Michael Joe, alam mo na anong paki ko sa'yo. Mali ka ng salubong. Pinasok mo ang aking palabas. May ipapako na naman, ngayon may nag-cruise sa aking landas, kaya ilabas mo ang iyong lakas, dahil pag pinamuno kita, MJ, sigurado yung atras mo hanggang labas. Sinabi ko na yan dati, ako'y upgraded kada labas, kaya itong kamoting binaon, siguradong pagapang, habang ako pataas ng pataas. Parang Drunken Master habang dumadami yung battle. Palakas ng palakas, kaya Mike! Drunken Master habang dumadami yung battle, palakas ng palakas. So, paano ko ba explain? Di ko alam kung paano ko explain, pero nagets ko naman yung mensahe ni Blacksmith dun, yung punchline niya dun, nagets ko. Kaso hindi ko alam kung paano ko siya explain eh. Wait lang ah. Battle, yung battle na tinutukoy niya dito is yung laban, tsaka yung battle na bote ng alak. Kaya parami na kahit abang parami na parami yung battles. Palakas ng palakas. So drunken, no? Drunken Master, ibig sabihin nakainom. So hindi ko alam kung movie yun eh. Hindi ko alam kung movie, basta ibig sabihin no, habang dumadami yung shot or dumadami yung naiinom mo is lumalakas ka, parang ganun. So ganun yung meaning. Hindi ka na 24, kuradong pagapang, habang ako pataas ng pataas. Parang Drunken Master habang dumadami yung battle. Palakas ng palakas, kaya Mike. Hindi ka na 24. Oras na para ikaw ay turuan. Ganyan ako kahit wala kang balita.
kaya kitang tutukan. Sabay bang, kasunod ay putukan. Yan ang galing. Una sa karera. Di ba ganyan ang mga banat mo? Ngayon kinerero mo nagpapaputok, ibig sabihin, ikaw lang yung tatakbo, kaya takbo. O, dapat nag-back out ka na lang din, hayo. Masyado kang makulit. Okay lang naman umurong sa laban eh. Ganyan ang galawang malupit. Sayang, wala eh. Hindi ko na-gets bakit naghiyawan sila doon. Wala sa malupit. Gusto ko sanang pasamahan. Kasi baka di ako ganahan. Alam niyo na, sunog muna tong MJ bago ako tamaan. Okay. Natuto ka lang mag-bars, saka alam mo, tuso ka na. Gusto mo sampalin kita ng bars, yung purong panlaba? Ako yung ipinilang mo na tupa. Kaya ikay matutulog talaga. Sana'y handa ka ng malagutan kasi ako'y pagod na magpahinga kasi ako ay pang-replace. Believe it or not, mga fan ko'y beast na MCs, ikaw Dismo ang cheesy. Napanood niyo ba yung lips of an angel nitong Miss Andertis? Bitch please, akala mo may business? Dismiss, hindi kasi Mike ng Grizzles, Memphis. This moment is, bugbog ka sa tugmaan kasi this moment is. This flow of lyricism is rolling fist. Isang araw kang magdidilim parang solar eclipse. Sagot ko na ang pahinga mo. Yes, I insist. O akong bahala, you can rest in my fist. MJ, Maria, dahil sarap mo? O dahil sarap mo, bitch na kita ngayon. Di mo ko kaya sarap na ikahon o sarap mo ikahon. Virgin si Maria, kaya unang round pa lang, sagad kong binaon. Time! Okay. May line si Blacksmith na hindi ko nagets, no, yung linyang malupit, galawang malupit. So, di ko alam kung yung malupit ba is pangalan ng battle rap dito or what, pero hindi ko nagets yun. Tapos, may isang line siya na pamatay, pero hindi, alam mo yun, yung isang araw ka magdidilim parang solar eclipse. So, maganda yon, pero hindi ko siya ganda absorb ng ganong kalakas, pero overall na lang natin siguro i-judge yun. Maganda yun, nagustuhan ko yung umpisa niya, yung sabi niya na bakit ako maghahanda, di naman ako magpapakain. So mas gusto ko pa yung linya na yun kaysa dun sa isa, sa isang araw ko magdidilim parang solar eclipse. Mas gusto ko pa yon. Kaya para sa akin, okay yung ginawa ni Blacksmith, yung mga punchline niya, yung pagkaka-deliver niya, okay yun. Pero may mga times na, or may mga reference siya na nagpipay off sa wala eh. Tapos, hindi ko masyado naintindihan yung ibang reference tulad nung sa Galawang Malupit. Hindi ko alam yun. So, ayun. Yun lang muna sa ngayon na comment ko kay Blacksmith. Round 1 tayo ni Michael Joe. Ganda lang ito! Round 1! Mike lang, napatay. Round 1 para kay Michael Joe. Makinig tayo lahat to. Last battle. Round 1, Michael Joe. Woo! Yo! Bitch daw niya. Bitch daw niya ako. Gusto pa akong baunan. Meron naman siyang asawa. Ba't hindi yun ang iyon tabihan? Alam niyo ba kung ano ang dahilan? Hindi niya kayang tumabi kasi ang kati niyan. Pero love niya yun. Kahit binasura lang yun ng iba. Ang ina, hindi ko matake ang iyong katsipan para kang si Adan galing sa waste ng katipan. Kaya Blacksmith, you're a damn bitch. Napasubo ka kay MJ kaya makakatikim ka ng titi na 9 inch. Takina, real talk agad. Ano lang, real talk na. And boy, you can't survive this. Chance mong manalo parang si Ngongoy na nag-tang twist. Malabong malabo. Kasi dyan, cancer ka sa rap scene, utak ka lang, kaka na artist. Galawan may maglubog na sariling kapatid, John the Baptist. Ooh! At dehins ka taplis. Sa Japan, hindi ikaw ang leading man. Tagahanga ka lang na nagmamataas, you're a ceiling fan. Kalawag kang feeling dyan. Dalabo sa laban, walang laban. Butas ang sisidlan. Habang haing ko, ginamitan ng utak. Special na sisig yan. Huwag mo akong titingnan. Ako'y malasenso na pagdilat. Tusta ka na dahil sa titig lang. Ika'y MC'ng talunan. Miyembro ka ng DC Clan. At ika'y diabetic dyan kaya tamis ng panalo.
pagbibigay namin sa'yo, patitik man! Hindi kita pagbibigyan! Ako galing. Si Elizabeth sa Bible! At utos sa akin galing sa taas, ibadi si Jan! Ibadi si Jan! Ako sanay sa dikdikan! Mala fake taxi! Mala! Ako sanay sa dikdikan! Puro pa na... Kung di nyo napansin nyo ang mga multis ni Blacksp, ni Michael Joyon, pakinggan nyo ulit. Pero, ang galing. Yung, ano niya, yung multisyllabic rhyme niya. Solid yun. Na yung mga syllables talaga magkakatugma. Magkakadami ng, ano, alam mo yon yung syllables count, ang dami magkakaparehas. Score yon para sa akin. Yung ganong klaseng multis. Pasok yun, pasok sa akin yun. Malapit, taxi ang dating, sumisibak ako ng bitch! Si Moises na praning! Parang murder ka ng pangkasal! May trahe, diyang parating, ironic na ako sinalubong ng pusi, pero sa kanya may mangyayaring malaging. Kasi verso ko pandemonyo, parang dasal na Latin! At yung demonyo kayo kung paalisin, tanong ko sa'yo, Black! Bakit ako matatakot sa itim? Ha? Hindi mo kayang sagutin? Pwes kakalat ka rin sa nakaraan kung saan alipin lang ang mga black kami ay white supremacist at dito kawawa ang mga black. Parang Lego. Paglalaruan ko lang tong black. Eksena sa Tetris. Kada box ako na swak, may mawawasak na black at sito'y goaltending. Woo! Okay. Eksena sa Tetris. Kada bags ako na swak, may mawawasak na black kasi ito'y goaltending. Lahat ng tira ko pasok kahit pa may humarang na black. Ako'y professional na hacker. Hindi ka sa akin makakaiwas kahit ako'y subukang i-block and fuck. Namuno ka sa basagan gamit ng mga perso mo na wak. Yak! Pwesta ko si Donald Trump. Pagpasok ko sa eksena, tatanggalin ko sa pwesto itong black. Ooh! Hindi! Pagkapasok ko sa pwesto, tatanggalin ko itong black. So si... I think si Barack Obama yon kasi 'di ba si Donald yung pinalitan or pumalit kay Barack Obama sa presidente ng US. Sisipain ko sa pwesto tong black habang humahalakak. Wakaro. Okay. Medyo nagkaroon ng konting hindi naging malinis yung performance ni Michael Jordan, 'di ba? May mga stutter siya, napansin niyo naman siguro yon. Tapos si unlike sa kabila no, malinis yung performance ni Blacksmith. Medyo nakulangan lang ako sa mga mabibigat na suntok, pero overall malinis yon. Kay Michael Jordan naman may mga solid na suntok eh. Tapos nagustuhan ko rin yung mga ibang reference, pero may ibang reference din na medyo nag sumasablay tulad ng rebat niya. Hindi ko alam kung pasok yun, pero ang pinaka iniskoran ko sa round 1 ni Michael Joe is yung mga multis niya. Grabe yun, yung mga words na magkakadami ng ano, ng syllables. Para sa akin score yun, skills yun ni Michael Joe. Tapos yung iba medyo ano na, nag-groggy na, medyo hindi na naging malinis yung mga lines na sumunod eh. May stutters na. So round 1 siguro parehas silang hindi naging malinis yung performance. Although sabi natin yung kay Michael ay kay Blacksmith malinis naman na itawid niya na maayos yung mga lines niya, pero nagkaroon din ng konting ano eh, sabi natin lack of mga solid na punches. Ayun yung pinaka nag-matter sa round 1 ni Blacksmith. Sa round 1 naman ni Michael Joe, nagkaroon ng stutters, hindi naging malinis yung performance. So feeling ko yung round 1 is tabla yon kasi parehas silang out of balance yung performance sa round 1. So parehas ko munang itatabla sa 8 puntos yung round 1 nila pareha. So round 2 tignan natin. Time! Laban! Makinig tayo na round 2! Para kay Blacksmith, makinig tayo lahat. Last battle na, round 2. Blacksmith. Round 2 para kay Blacksmith, makinig. Magaling! Magaling kang magpantok. Ang daming tinira ng MJ pero wala man lang pasok.
Siya na daw yung kilabot na MJ. Siya na daw yung MJ na kilabot ng ring. Diyos ko Lord, binobola mo ba kami? Ang galing kasi lahat kami na bored. Okay. Siya, ganyan siya. Siya ang pinuno ng artikulo. May pagkatanga-tanga. Kaya siya pinuno kasi yung pagkatanga niya, nagkasanga-sanga. Okay. May tama. May tama ang nagsabing tong kaharap ko, kamatch ko. Puro kayo kaululan. Humahaba yung tenga nito kasi lagi niyong dinudugtungan. Sige, ako na magsasabi na match kami para di kayo maguluhan kasi ako puto. Ako puto, kaya tong kamatch ko dinuguan. Dapat ka lang sigawan! Kasi baka hindi mo makuha kapag mahinahon, Mike. Ganun talaga, minsan kailangan mong lakasan yung boses kapag mahina yung mic. Hindi ka sa akin makakadaan kahit meron kang 1,000 na likes. Taina, yun na malakas na linya. Kailangan lakasan yung boses pag mahina yung mic. Solid yun, lakas nun. Ganun talaga, minsan kailangan mong lakasan yung boses kapag mahina yung mic. Hindi ka sa akin lakas makakadaan nun. Kahit meron kang 1,000 na likes. Flow mo, Badoy Pangkaliswag, yung hype ako, yung alalay ni DJ. Bodybag ko tong mic! Bodybag ko tong mic! Pero igagalang pa rin kita. Kasi ang tanda mo na, gago ka. Kung si Dexter mukhang lolo, ikaw lalong-lalo na. Tapos gusto mo mano-mano pa? The Zara Midnight Lads Flash Sale. Tangay na, grabe yung linya na yun ni Blacksmith. Nagustuhan ko yun. Yung ganun talaga pag mahina yung... kailangan talaga lakas ng boses pag mahina yung mic. Solid yun! Grabe yung tatak nun sa akin. Lakas yun, tol. Sobra. Ito ka, dapat tawag sa yung manong na. Kala niya, mananalo siya. Itong natalo, walang lamano, matatanggap mo, mano na. Oy, galang kita, father. Ang inakatay. Nagmamatigas pa, tang inakatay. Talian na lang natin, palabasin natin ang atay kasi kahit magpumiglas pa tong si father, tang ina sa akin ay katay. Ganyan aking tira pag nabagot, lahat na iiwang katay. Walang ititor ang malambot. Dahil putol sa akin ang linya mo, parang pinitas ko na sitaw. Pag ako ang napundi, ikaw ang hindi na iilaw. Itong naputigan ko na kotse, winaksan ko ng malinaw. Kahit magtago ka sa banga, ako pa rin ang lalabas na halimaw. Ano, paras ba tayo ng estilo? Ulol! Hindi ako makikiuso sa inyong lirikal. Galawan nyo, Mark Heras. Tandaan nyo to, ako ay tusong kriminal. Malabong magparehas. Tong MJ panisa black, binota, binora tong artikulong basa sa akin, dinora. Patay na ang number one, wakas ng simula. Salamat ako pa rin ng champion sa simula. Simula, simula. Alam niyo ba kung anong simula, mga boss? Ano? Hindi ko alam eh, ang alam pa lang kasi mantapos. Time! Hindi ko nag-gets yung sa simula na reference niya. Simula. Ako pa rin champion sa simula. Hindi ko gets. Hindi ko alam kung ang punto niya ba is yung letter C sa champion. Simula, no? So, hindi ko alam. Hindi ko nag-gets yun. Ganun na naman. Yung naging performance ni Blacksmith. May malakas na linya siya pero hindi na naman niya nasundan ng sabi nating mga supporting lines or supporting mga haymakers dun para dun sa linya niya na malakas, no? Ano lang eh, parang anong nangyari kasi nagkaroon ng solid na linya si Blacksmith, tapos after nun pahina na naman ng pahina yung round or yung mga lines na binitawan niya. So ganun yung naging outcome na naman ng round 2 ni Blacksmith. Tapos kung napansin nyo, meron siyang mga poses. So, ibig sabihin, nag-isip siya kung ano yung next na linya dun sa arsenal niya. So, feeling ko may konting dapa na naman sa performance ni Blacksmith. Bukod sa
hindi niya nasundan ng mga malalakas na linya. Yung round 2 niya nagkaroon din ng konting slip ups sa performance kasi nagkaroon siya ng hinto tapos saka siya pumasok ulit, so parang twice nangyari yon, so malaking kabawasan yon sa performance, no? So ayun, napansin ko yon, kaya kailangan nating tignan yon. So tignan natin si Michael Joe kung magiging malinis yung performance niya dito kasi round 1 nagkaroon din ng stutter si Michael Joe, so tignan natin kung makakabawi siya dito. Make some noise, yo! Battle to battle! Round 2! Makinig tayo lahat para kay Michael Joe. Uling battle na ng gabi. Respeto! Round 2 para kay Michael Joe. Yo! Yo, yo! Age is just a number. Age is just a number. Yan ang aking napatunayan. Kaya nung sinabi mong matanda na ako, number, patunayan lang na ako rito ang may bilang. At nag-MJ, Michael Joe reference ka pa. Gago kang tampalasan. Wala ko nga si Michael Jordan at ikaw si Byron Russell ng Utah. Sa akin tutumba ka sa laban. At nung laban yon ni Malupet, tangang ina. Para kang tangang magsalita. Deliver mo yung utal-utal at malamya. Si Malupet yung di dumating pero ikaw yung nawawala. Kaya kahit may mga dope so, ka na lang. So ayun nga, yung kaninang linya ni Blacksmith na galawang Malupet, so pangalan nga ng battle rapper yon dito sa 052. So ayun, buti tama tayo ng ano doon, ng prediction. So ayun. Tapos yung reference ni MJ na mga basketball player, hindi ko nagets yon kasi ano, hindi ko na naabutan yung Michael Jordan era. Kaya yun. Dumating pero ikaw yung nawawala. Kaya kahit may mga dope ka na lines, wala pa rin essence. Eh si Malupit nga yung di dumating pero ikaw yung kinulang sa presence. At speaking sa mga dope na lines, sa basagan, isa ka daw sa bumabar, sinahangaan ka nila. O eh may bar ka naman pala, pupulbusin na lang kita. At malabong makaganti ka kasi ikay entry sa Tambiolo, lalabas ka lang panalo pag binola kita. Brutal lang, trip ko tang naka, puputulin ko yung paa, dudukutin pa yung mata, babasagin ang bibig, yung ilong at tsaka kita iiwang bunot ang buto parang hinog na mangga. Oo, tigok kan talaga, kupal ka sa sin, pasaway ka nakalat, nandudurog ako ng latak, yung matigas mo ng ulo, ako mismo ang wawasak. Bibiyakin ko yung bungo, dukot sa loob, sabay lamutak, total wala kang maisip na matino, ako na mismo pipigan ang iyong utak. Hindi tayo magkatulad. Aura ko, mala, sayang bro. Aura mo, pang probinsyano, ganer ng aura mo. Ah, okay. Kaya alam mo na. Okay, so aura ko pang sayang, so Dragon Ball yung aura. Tapos yung aura mo, probinsyano, gunner. So yung si aura na ano, na paano ko ba sabihin? Yung dancer na bakla, no? So yun, yun yung tinutukoy ni ano dito, MJ. Kaya alam mo sa akin tong black, dinuguan at champurado. Akin ang premium at panalo, tanging iuwi mong price. Pinirito na potato. Ayos. Bars. Gusto ko yun. Nagustuhan ko yun. Price. Pinrito na potato. So, French price. Ang tinutukoy niya. Pero wait bro. Mali yata in state ko. Sa'yo na nga pala yung premium. Alam na. Hindi dahil lamang ka. Sa'yo na agad yung nimang. Kasi simula pa lang. Alam naman naming mangmang ka. Nimang. Mangmang ka. At imposibleng lumamang ka. Boy. Sa totoo lang, ang Norcrab. Malakas ha, malakas tong ano, malakas tong round 2 ni Michael Joe. So, kanina nung nag-speed si Michael Joe, akala ko magtutuloy-tuloy na naman nagganon yung enerhiya niya. Sabi ko, if magtuloy-tuloy yung ganito, tabla na naman yung round 2 para sa akin, pero nakikita ko na umaangat na yung mga ano, mga banat ni Michael Joe dito. So, hindi pa tapos yung round 2 pero umaangat na si Michael Joe dito sa laban na to. Ka pa sa tirahan ikay, baby sa putong. Yo, musmus ka pa sa tirahan ikay, baby sa putong.
Durama walang lason, hindi ka alcoholic, ikaw ay milkaholic, batak sa bote na lulong. Kaya pala mukhang di pa paawat to sa battle kasi nga dumidede pa to chong para kasi Master Jericho. Lakas mo ay nasa tsupon! Pero ibang iba ako doon! Sa akin... Master Jericho, lakas mo nasa tsupon. So sa mga nanonood ng Ghost Fighter dyan, gets nyo yun. Yan. Bilis kang malala pa ako'y mala. Smuglas na yun! Makukuha mo'y madugong round tila gamit na tampon. O bibigyan kita ng madugong round tila bandila ng hapon. Madugong round, tanong niyo bakit gano'n? Sakto sa kanya yon, kasi Black Smith, karni ka sa akin ngayon! Ooh. Ooh. Black Smith, karni ka sa akin ngayon. Tangay na, malakas yun. Tay! Lakas nun. Props doon kay Michael Joss sa round na yon. Yun, sabi ko nga sa inyo kanina, kung nagtuloy-tuloy yung performance ni Michael Joe dun sa first half niya, na ganun lang yung energy at ganun lang yung pagiging pagde-deliver niya ng lines, para sa akin itatabla ko yon. Pero after nung line niya na malakas, after no, nagkaroon na ng kaabang-abang na mga lines at pumalo yung mga lines na yon para sa akin. Kaya bibigay ko yung round 2 kay Michael Joe sa score na 9-8. Ang dami kong nagustuhan, ang dami kong mga references na naintindihan dun sa round 2 ni Michael Joe. Pero yung umpisa niya, yung sa NBA reference na Michael Jordan era, hindi ko naintindihan yon. Yung malupet na reference na battle rapper dito sa 052, hindi ko rin nagets yun. Pero after nun, may mga reference na siya na solid. So, para sa akin, Michael Joe yung round 2 sa score na 9-8. Okay, ulitin ko lang, recall lang natin. Round 1, tabla sa 8 puntos. Round 2, nakita ko na yung pag-angat ni Michael Joe sa pagdating sa mga haymakers at sa mga solid na linya. Malakas yung ano. Hindi ko lang ma-recall, pero meron siyang nagustuhan. Meron ako nagustuhan na linya doon na solid. Hindi ko na ma-recall eh. Basta solid na linya yun. Yun, 9-8 in favor of Michael Joe. So, round 3. Time! Laban to! Round 3 para kay Blacksmith! Makinig lang to! Malapit na to! Laban to! Round 3, Blacksmith! Ang ina! May bilang daw siya! Puwin ang ina! Kung may bilang ka, ba't gusto mo sa akin makaisa? Wow! Palakpakan niyo muna! Ang ina! Mukhang may pinaglalaban naman yata! Yan ba ang gusto mo? Palagi ka na lang tama? Mali yan. Kasi pag palagi ka na lang tama, hindi mo naman sasabing mali ang asinta ko. O hindi mo na gets. Babaligtarin ko, nangangamote na yung mama. Hindi mo naman sasabing mali ang asinta ko kung palagi ka na lang tama! Kaya madali nilang durugin itong uhugin. Okay, gets. Mo sa akin ngayon parang sa suntukan ko yung akin. Gets sa naman. Kalaban ni Sukbulang pinuhin. At ang aking sulat suriin, hindi na makapagbuha itong sumubok iluhin dahil hindi inungkat! Inupit. Sinupat at ginuhit. Inahimbing sa bugang nilangaw parang sinupang inumin. Mabubutasan ka lang kung ako'y subukan bilugin. Stupido. Ultimo sikupido, hindi ako napuso ang biruin. Ngayon, kilala niyo na kung sinong anak ni Lupin at ni Lumen. Wais mamin. Ito nais pa rin magpasikat kahit yung lapis paling. Nais ang galing ng aking tugmaan na parang rabis na rin. Patay itong nais patan ng laban nais kwating. And that's not gangsta. That is pranin. Practice pa rin dahil yung performance mo para sa akin practice pa rin. Kaya tiklop na itong artikulo parang dyaryo. Mali ka ng ginago. Ako'y nagpatatak sa kampon kaya may linya na ng jablo. Batang lahat ng tira planado, masyadong preparado. Estilo aminado na bago, parang terorista pag nang bulabog delikado. Tawag ko dito rap ni Bin Laden. Rap ni Bin Laden, tangin na may pasabog na regalo. Lakas nun. Kaya, pinalaki sa bala. Oo, ganyan ako. Parang sa baril ka na pasubok. Bumubugan ng apoy, ganyan ako pinatubo. Pinatubo kasi galapit sa aking panan ng maranasan mong manuno. Dahil pag ako nagpapoy, lahat paso. Oo, paso, sunog ang pinuno. Ano daw? Sa mga binilamang punches, yan ang naman ang binubulong. Binil ako mag-construct ng bars, pati yung mga hurado, kinukulong.
Kaya hindi ka sa akin pwede magrunong-runungan. Lakas nun. Kahit yung joke pang nalalaman, puro ka lang naman kabanuan. Itong MJ lalakpag kasi ako ang ginulungan. Makikita niyong lulugog ang Joe sa aking bato na puruhan. Kaya ito na ang huli, Michael Joe. Hindi na kita mapigil ang aratan. Ang ina. Sa mga binitawan mo ngayon, mali ang yung linyang naispatan. Kaya alam mo na kung bakit yung mga kalaban ko, halos lahat hindi sila pumunta. Pwede na nang ibalo tong MJ. Kasi nga, durog na! Yes! Time! Okay, props sa mga bars na narinig natin kay Blacksmith. Props doon, malakas yun. Kaso still, hindi niya na itawid na naman ng malinis yung round 3. Kitang-kita niyo naman yun. Hindi naman ako gumagawa lang ng kwento dito or what. Pero kita niyo naman siguro. Kitang-kita naman yun. Yung pagkakaroon ng konting, alam mo yun? Yung kahit konting dapa lang is kapansin-pansin yun sa ganitong performance eh. Kasi diba, tuloy-tuloy na siya mag-spit, tapos biglang humihinto, tapos nag-iisip siya. So, kita yon sa ganitong battle, no? So, sayang, props na doon, ang ganda na ng mga linya niya, tumatatak na. Alam mo yon, dumediretso na kay ano eh, kay Michael J yung mga banat niya, nagugustuhan ko na rin actually. Kaso still, ang pinaka nagmamatter sa ganitong battle is yung hindi malinis na performance kasi wala tayong narinig na, alam mo yun, yung pinaka-solid na lines. Tapos, unlike sa mga napapanood natin sa flip top, diba, na kada setup, may mga haymaker, may mga punchline. So, still, ganun yung inahanap ko kahit nasa ibang platform tayo. Yun yung inahanap kong ganung klaseng mga punchline yung hinahanap ko talaga. So, para sa akin, maganda yung performance ni Blacksmith kaso nga lang hindi niya nasusundan ng mga ganong kalalakas na linya. Although, hindi rin naging malinis yung performance pero alam niyo yung ano, yung solid na lines, 'di ba? Pwede matakpan yun eh ng mga solid na lines yung ganong performance eh, pero hindi nga nangyari yon. So, sayang, pero overall maganda pa rin. So, tignan natin anong round 3 yung ipapakita ni MJ dito. Time! Make some motherfucking noise for the battle, yo! Last round, third round pa kay Michael Joe. Makinig tayo lahat. Last round. Last battle ng gabi. Third round pa kay Michael Joe. Let's go! Yo! Siya daw ay pinatubo. Tanga lang, mistig ng Brad. Para si Abra. Para ding lava at magma. Sinusuka ng underground. Oh! Shit! Yeah. Stick, di ba? Pinamigay ka ni Double D. Kasi, unang event ni Tone Locker, ikay agad sa deadly na benta. Yo! Hold it down! Woo! Okay. Ulit. Pinamigay ka ni Double D. Kasi, unang event ni Tone Locker, ikay agad sa deadly na benta. O ikaw ang inunang pinabaon, baby placenta. Ikay tegi sa gyera, wala kang delikadesa. Alam mo nga bunay ang lalim ko, bakit mag-daring ka repa? Kaya sarili mong shot ang papatay sa'yo. Selfies ang hen ba? Bangin! Sa ibang mga anak, ang sabi niya. So, naiintindihan ko naman, ngen ba, bangin. So, nagets ko naman, okay, mag-alala. Okay, so ads na naman, pakinggan. Tignan lang natin to. Wala na akong masasabi kasi kakompisa pa lang ng round ni Michael Joe. Sayang kung medyo nasa gitna, marami sana akong ko-comment pero kakompisa pa lang eh. So, yun. Tignan natin to. Pakinggan natin to. Para mo, plenty sa mema. Gains karekta. Puro tirang takot. Blessing sa mesa. Sa akin, sisling karepa. Sulat ko mismo, susunog sa'yo! Lapis ko yung daliri ni Reka! Shit! Ang lakas nun! Susunog sa'yo, daliri ni Reka. Solid!
blessing sa mesa. Sa akin, sisling ka, Repa. Sulat ko mismo, susunog sa'yo. Lapis ko yung daliri ni Reka. Solid. So, sa mga nakapanood ng Flame of Reka na anime, no? So, pag alam nyo na yon, kapag nagtatawag si Reka ng dragon, di ba sinusulat niya sa hangin, daliri. Solid yun. Ito ang ating eksena. Para kang nag-ambag sa sindikato. Kasi masama iyon lagay. Dala ko'y todo kong sumargo, tila si Bustamante ang sakay. Sa Kabiteño ka na, Day. Ako'y tagakawit na boksingero. Sa Killer Hook ako'y sanay. Tawagin niyo, ako'y sa Killer Hook ako'y sanay. O Dedo ka na, Bay. Tawagin niyo akong RIP. Lahat ng idikit sa akin ay patay. RIP Blacksmith! Boy, chugi ka na. Kasi, dala ko'y Samsung Galaxy sa stage. Kaya dyan, ako ang may edge sa ating gera. Samsung Galaxy Edge sa gera. Solid. So, yung Samsung Galaxy Edge, ano yan? Variant ng cellphone ng Samsung. Bayoneta! Kasi, dala ko'y Samsung Galaxy sa stage. Kaya dyan, ako ang may edge sa ating gera. May bit-bit pa na bayoneta! Gigripuhan ko tong si Black. Parang si Norman sa panyera. O tatagtarin ko ng saksak katawan nitong punyeta. Balisong dito, balisong don. Parang nag-sound trip sa Indonesia. Bali, Indonesia. Solid. Uta, dalawang magkasunod na haymaker yon. Grabe yon. Mararamdaman mo ang sakit. Parang tinulang sa anesthesia. Sa entablado hihiga ka. Mamamatay kang umaaray. Binaril na May Rivera. Aray na ko. Takina old school. Luma na estilo mo ng salit. Luma na estilo mo ng sulatan. Nakakainip kang pakinggan. Ikaw si Blackboard. Mura pa mga buto mo. Young joints. Kaya gains ka magiging hardcore. Wala kang backbone. Malambot ang iyong job. Nonsense kahit magbaka hard work. Hindi mo ako maaabot. Ika'y malat, ako'y high note. Sa'kin kakain ka ng alikabok. Ako'y daan na rap road. Hindi mo ako kaya book. This is my jam world. Ikaw nga itong si Black. Tandaan mo ako si MJ. Mapa-rap court. I am the motherfucking Black Goat. Wakaro? Tal. Tangina. Ito yung pinakamalakas na round ni ano, MJ. Solid, solid. Ito yung pinakamalakas na round niya. Magigay sa battle na round! Solid na ano yun, round 3 yun para kay Michael Joe. Whew. Round 1, tabla. Kasi para sa akin, yung choke ni MJ, pati yung hindi naging malinis sa performance ni Blacksmith, kinancel out ko na lang yun. Tapos nag-base ako sa content. So para sa akin tabla yon, pare sila nagkulang sa mga linya na pamatay. Round 2. Nakita ko na yung naging edge ng round ng battle kasi si Blacksmith ganun pa rin, nagkaroon din ng stutter si Blacksmith, may mga poses siya doon unlike kay MJ na nagkaroon ng dikit-dikit na mga suntok. So edge ni Michael Jordan sa round 2. Round 3. Still, hindi naging malinis yung performance ni Blacksmith. May mga poses pa rin pero bumawi si Blacksmith dito sa mga malalakas na haymaker. Pumapalo na yun kay MJ. Pumapasok na kay MJ yun. Pero after nun, hindi na naman naging malinis yung performance. Round 3 ni Michael Joe, ito na. Naghalimaw na si MJ. Kitang-kita niyo yung parang sa tingin ko, dalawang magkasunod na haymaker yun eh. Tapos yung mga punchline, yung mga alam mo yon, yung mga solid na mga setup tas nagpe-pay off sa malakas na punchline, para sa akin ang ganda nun. Yung bars niya na ako yung may dalang Samsung tapos Edge, Samsung Galaxy Edge bars yun eh, nagustuhan ko yon. Yung Bali Indonesia na scheme, napaka-solid din nun. So Ang daming malalakas na linya dito si Michael Joe sa round 3. At para sa akin, yun yung pinakamalakas na round ni Michael Joe. So, bigyan natin ng 10-8 na score in favor of Michael Joe. So, round 1, 8-8. Round 2, 9-8. Round 3,
10, 8. So, Blacksmith, 24 points sa all 3 rounds. Michael Joe naman, merong 8, tapos 9, tapos 10, merong 27. So, 27 to 24 in favor of Michael Joe. Round 1, tabla, 2 and 3, Michael Joe yun. So, ayun yung hatol ko. Let's go! Judges, good luck! Judges, good luck! Judges, good luck! Bawal, back out! You need to give your vote. Yo, 052 rap battles! Huling battle lang gabi! 052, make some motherfucking noise! Yes! Hindi ko alam kung sino panalo dito, pero para sa akin, si MJ yung panalo dito. Round 2 entry, huwa ni MJ yun. Grabe yung laban yun. Classic. Ang init. 7 judges, ang boto. 7-0 para kay Michael Joe. Make some noise, yo. 7-0? Talaga? Ang daming judges, ah. So, pakinggan natin yun. Shout out kay Blacksmith, Young Joyce. Shout out kay Blacksmith. That's better. Shout out mo. Shout out kay Batman. And Batman, shout out mo ako. Judges. Explain nyo yung boto nyo. Tignan na siya i-ano ng rounds 1, 2, 3. Ilalahat ko na lang. Bali, lumamungan talaga si Michael Joe kay Blacksmith. Alam din ni Blacksmith. Ah, panoorin nyo na lang. Maganda, ganda ng laban. Pero classic yun. Kung pwede nga lang, ano eh, promo na lang. Promo na lang. Pero kailangan bumoto. Kaya Black. MJ. Okay. What's up? Jody nga pala. MJ para sa round. Kaya ako, ang lakas talaga. Sure, ba't yung Blacksmith sa second round? Tangin na, lakas to na. Tapos yung round 2, kay Blacksmith ako. So, yung round 3, tangin na, iba talaga. I wanna be. Okay. So, wala pa tayong nagiging kaparehas, ha? So, tignan natin kung hanggang saan o hanggang ilan yung magiging kaparehas natin na vote so far. Pero, iba-iba yung naririnig ko sa dalawang judges na nagsalita. Magkaiba ng, ano yun, ng punto. So, let's go. Ayun, magigit naman sa ano, digit yung laban, pero yung mga itong class ng battle, yung inaabangan talaga, yung classic. Mga back out judges, Dexter lang! So ayun. Okay. Overall? Cobbs, Nagoya, and Davao. Both MCs, seryoso na talaga ang galing nila. Barfest talaga, hindi ako classic for this night. Pero mas lumamang si Michael Joe. Okay. JB Carabinero sa wala akong masabi, di ba? Kita naman, fetish mo kayo nang maghusga sa inyong mga mata. Yan o. Talagang minane. Yung tipong na laban na walang dapat na idamay na tao o shota, pero yung laban sobrang lupit. Time. Major na ako sa Aspinas. Actually, yun, gusto ko nga talaga mag-back out sa judging kasi mahirap talaga dapat. Ano. Pero yun, paano ba? Pinoto ko si Michael Joe. Kasi ano, siguro nag-slip, ano, nag-tatter lang kasi ng konti si... Oo. Si Blacksmith sa second round. Yun, yun lang yung sobrang, pero... Sobrang lang sila pareho yun. Sana, hindi ko sila makalaban. Peace out. Sa Aspinas. So walang bumoto ng detailed, no, kasi puro sila ano, puro sila overall, no. Pero sa mga gusto ng detailed na judging dito about dito sa laban na to, Blacksmith versus Michael Joe, panoorin nyo tong review ko. Although hindi ko nagets yung imang references, pero I think nasabi ko naman yung gusto kong sabihin at yung mga punto na gusto nilang ihatid, na explain ko naman sa inyo yon. And ito yung pinaka detailed na masasabi ko talaga sa battle to. So round 1 tabla yon para sa akin, round 2 and 3 nakuha na ni Michael Joe yon.
Pero yung pinakamalakas na round ni Michael Joe is yung round 3. Sobrang ganda ng pagkaka-execute niya ng mga punches niya doon at mga haymakers niya. Kaya para sa akin, Michael Joe yun sa round 3. So, yun. 1, tabla, 2, and 3, Michael Joe. So, big shoutout ulit kay Shaina Kamil Kabangon sa pag-request ng battle na to. Madam, para sa iyo to at sa mga gusto rin makapanood ng 052 rap battles na review para sa inyo to sa channel natin to, para sa inyo to lahat ng mga subscribers natin. So ayun, kita-kits tayo sa next na review. At syempre request videos pa rin yon. Babawi ako sa inyo, 'di ba? Sabi ko sa inyo. So lahat ng mga papanoorin natin ngayon, i-judge natin ngayon mga request niyo yon. Kaya kita-kits tayo sa next na review, mga homag. Peace out.